What's up mga brothers on the wheels? Today's episode, sisilipin natin ang mabilisan ang standard version ng 3GP. As you may know, nagkaroon tayo ng vlog nito na modified version, yung bagong kulay nila na green and also yung gloss white. Ang standard version mga brothers is itong black at yung gloss red. So wala silang black eh, ito lang yung meron dito. Ito, ilalagay na ito sa truck and then di-deliver na sa mga dealers. Ito yung magandang kulay at may nag-request sa atin ito na ikutan daw natin kahit papano para naman daw magkaroon siya ng idea. So ito na yung mga brothers, dahil malakas ka sa akin at ito na, susundin ko na yung gusto mo. Ito na yung request mo, no? So ang pagkakaiba na naman mga brothers sa presyo, sa modified version, meron silang presyo na 168,000. Yung standard version, ito na sa harapan natin is 158,000 pesos. Ang pagkakaibahan lang noon, meron yung carbon fiber dito. And then meron siyang parang wing ano dito, parang meron siya ditong protector. What else pa ba yung mga nabago doon? Medyo nalimutan ko na eh. Pero yun yung mga naalala ko. Anyway, tignan natin yung motorsiklo na mabilisan. Meron tayo ditong digital meter. Malaki-laki na rin yung display. Ayan, oh, nakabukas. Kita nyo ba? Oh, diba? Ganda ng modes, no? Ayos na ayos. Meron tayo dito mga basic switches. May hazard switch tayo. High beam, low beam, flasher, busina. Naka-quick throttle yung motor mga brothers, patayan ang ating ilaw at mainit, kaya mabandisan natin, no? Ang isa pa sa gusto ko talaga rito, yung mukha ng 3GP na akala mo insekto. Alright, ang ganda. Split type yung headlight niyan, LED na rin. Naka-front inverted fork tayo dito mga brothers, na branded by Yuan. Isa ito sa mga kilalang suspension pagdating sa China origin, no? Naka-radial tayo rito na disc caliper, no? Na pangkarera talaga. And also this bike is a truck ready. Naka 17 inches tayo rito na 110 by 70 na tubeless ang goma. And then dito sa likod, naka rear sets na tayo, saka wala tayong puproblemahin. At universal ito, pwede tayo mag-adjust dyan, depende sa haba ng rider, no? Naka aluminum na rin tayo dito pagdating sa food pegs natin. Single sided swing arm mo yung tinatawag nilang pro ang mga brothers, dahil nga ito ay truck ready na motorsiklo. Kita nyo naman ang ganda ng setup, no? Naka 17 inches din ang mugs natin dito na may 150 by 60 na pang big bike na talaga yung tire size, na branded by CST. Taillight natin mga brothers is LED na rin, no? Tapos ang ating turn signal lights, LED na rin to. Good thing flexible, at nakatago pa yan dito sa ilalim ng fairings. Maganda ang aerodynamics ng motor. Makikita nyo naman na may mga air intake dito, no? Hindi yan design, talaga naman binuild talaga siya for the speed. Underbelly ang ating muffler dito, at ito yung katalik-tik natin dito sa ilalim, kitang kita. Okay, ang seats natin, as I remember, around 790 millimeter ito. Hindi ako nagkakamali kasi hindi na ako gumamit ng Kodiko ko. Naka-centered monoshock tayo dito, at good thing adjustable ito kung ano ang gustong pre-play ng isang rider, kung itatrack niya o kung i-street niya ang configuration. Okay, ganda talaga ng sprocket nito. Yung disc brake nandoon sa gitna, oh, sangka pa. For the 158,000 pesos lang. Okay, ito yung rear natin dito sa cambio. Sabi ko nga, adjustable ito. Naka 520 tayo rito, naka Dena, okay? And then meron tayong makina rito na 300cc mga brothers, no? Double overhead cam ito, apat yung bulbs, liquid cool dahil mataas ang compression ratio nito, kaya mainit ang working temperature ng motor. Alright, at sa iba pang detalye ng makina, pakita natin!